Heyo, konnichiwa, what's up mga tropa, this is Gerald Binuya and welcome back to my channel. At sa mga bagong viewers natin dyan, please pakisubscribe naman po yung channel ko at pakiclick din po yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. And for today's vlog mga katropa, no? Bali, pag-uusapan natin kung ano yung talagang buhay ng isang OFW dito sa ibang bansa, no? So mga katropa, ang pinaka pinagdadaanan ng ating mga OFW o kaming mga OFW po is yung number one talaga is yung homesick. Yung mga katropa, no, yung homesick kasi napakahirap labanan yan bilang OFW mga tropa, no? Lalo na kapag hindi ka pa sanay mahawalay sa pamilya mo, sa asawa at anak mo. Then yung iba siyempre, no, homesick na din, na stress pa hanggang sa mauwi sa depressed, hanggang sa yung iba hindi kinakaya yung problema, nagpapakamatay, no? Marami tayong nababalita na ganyan na nagpapakamatay sa abroad. Pangalawang pinagdadaanan po ng isang OFW mga tropa, no, ay yung magkaroon tayo ng sakit. Magkaroon po kami ng sakit ng halimbawa lagnat. Pangalawa yung mga sakit sa katawan, lahat. Tapos wala kang kakapitan, wala kang pamilya dito na natutulong sa iyo. Wala kang pamilya o kaibigan man lang na talagang dadamay sa iyo kasi lahat dito busy. So, pag nagkasakit ka, talagang mag-isa ka lang. At pangatlo mga tropa, no? Dahil nga homesick ka, tapos wala kang magawa, no? Ngayon mga tropa, gagawa ka ng bagay na ikakalibang mo. Siyempre minsan, pagkausap mo pamilya mo, di ba, nalilibang ka. E paano kapag hindi mo na sila kausap after ng work? O, siyempre matutulog yan o may ginagawa din sila. Minsan di mo sila makakausap dahil nga tulog na sila. E, iba pa yung time nyo, di ba? Tapos yun, di ba? Yung ibang OFW na nililibang yung sarili. Ayun, doon pumapasok yung TikTok natin, no? Yung TikTok, yung Smule dati, tapos yung kung ano-ano pang mga social media, yung mga application na yan.
So, di ba ngayon nagsipagkalat sa TikTok? Maging ako, nagti-TikTok din ako, di ba? Pero hindi ako ganun kasikat. Nasa 39 followers lang yata ako, baka pwede naman. Baka naman. Baka pakiparaw naman ako, di ba? Oh, wait lang. Hanggang dyan lang tayo, baka makapiright tayo, no? Pangapat, mga tropa. Yung pag may sarili kang pamilya, may asawa at anak ka, di ba? Nasanay kang katabi ang asawa mo sa pagtulog. Sanay ka na kasama mo siya paggabi, pag matutulog kayo, yung anak niyo, kasama niyo. Di ba? Parang ang hirap pag pumunta ka sa abroad, mag-isa ka lang. Panglima, mga tropa, yung kakain ka mag-isa, yung wala ka mong makasama pagkakain ka. Diba, dahil sanay ka sa Pilipinas, nakasama mo ang pamilya mo pagkakain kayo, yung anak mo. Ngayon, pag nasa abroad ka, kakain ka mag-isa. Ito, mga tropa, na yung mga bagay na hindi mo nagagawa sa Pilipinas na nagagawa mo ngayon dito sa abroad bilang OFW, no? Ang maglaba. Diba? Wala kang aasan kundi ikaw lang. Yun. Maganda nga dito kasi naka-washing machine, pero syempre dahil pagod ka, diba? Kailangan mo maglaba. Matuto maglaba. Pangpito, mga katropa, no? Yung matututo kang pagkasya yung allowance mo na makakatipid ka. Yung allowance mo lang na pang 1 month na sa tingin mo na pagkakasyahin mo talaga, magtitipid ka talaga at ibabudget mo talaga yung allowance mo na yun na para hindi na magastos yung ipon mo, para hindi na magastos yung papadala mo sa Pilipinas. Yung allowance mo talaga, pagkakasyahin mo talaga yun. Hanggang kaya mong pagkasyahin. Thank you.
At ito pa mga tropa, ano yung pang-walo natin. Mga tropa, kahit, ito, kahit gusto mong mamasyal dito sa abroad, hindi mo kayang magawa. Parang may pumipigil sa'yo na huwag ka mamasyal. Huwag ka muna mamasyal. Kailangan mo magtipid, kailangan mong mag-ipon, kailangan hindi na mabawasan yung papadala mo sa Pilipinas, kailangan hindi na mabawasan yung ipon mo. Parang may pumipigil sa'yo na namamasyal. Gustong-gusto mo mamasyal, pero parang sinasabi ng isip mo na, ay, may time para dyan. Ngayon, huwag muna. Marami makaka-relate niyan na OFW mga tropa na gustong-gusto mamasyal, pero mas pipiliin na ipunin na lang yung magagastos na yon para makaipon pa. Pre, sama ka? O pre, saan? Sa Tokyo, pasyal tayo. Ah, sige, kayo na lang. Salamat. Ah, sige, sige. Ito pa mga katropa, no? Yung pang-syam natin. Yung tipong kakapadala mo pa lang, hindi pa natatapos yung 1 month, eh tatawag na naman yun sa pamilya natin sa Pilipinas. Hindi naman lahat, no? Pero nangyayari talaga to. Kaya ako, personal, hindi nangyayari sa akin to based ito sa mga nakakausap ko pang OFW, no? Na tipong kakapadala pa lang sa Pilipinas, tas tatawag na naman yung pamilya nila na wala na silang allowance. No? Wala pang 1 month, ubos na yung pinadala mo. Ito ang hirap mga tropa, no? Wala pa tayong sahod. Ano papadala namin? Ano papadala natin kung wala pa tayong sahod? Hindi pa natatapos yung 1 month, ubos na yung allowance sa Pilipinas. Oh, hello, Nay. Oh, kumusta kayo dyan? Oh, mabuti lang naman ako dito, Nay. Bakit? Ba't nagtawa kayo? Ah. Eh, paano wala pa akong sahod na eh? Wala pa akong may papadala. Baka pwedeng next week na lang. Ha, kailangan nyo ngayon? Kulang ba yung napadala ko na lang last month? Kulang ba? Sige, try ko manghiram dito bukas. Tapos padala ko agad. Sige. Ingat kayo dyan. Sige. Ayun mga tropa, no, bilang isang OFW, ipapayo ko lang, alam ko hindi ako eksperto sa ganito, pero tinatry ko din yung kaya kong gawin na makaipon talaga. Kasi mga tropa, no, kapag hindi ka nakaipon at hindi ka nagtyaga at wala kang disiplina sa paggasto sa kinikita mo, uuwi tayo o hindi mo namamalayan na patapos na yung kontrata mo, tapos ang naiipon mo lang ay resibo. Yun ang mahirap dun mga tropa, no? Marami akong kilala na ganyan na patapos na yung kontrata nila, tapos yung naiipon lang nila is yung resibo lang. Huwag natin hayaan na maging ganun din tayo, kasi hindi naman habang buhay ay malakas tayo, hindi naman habang buhay is kaya natin magtrabaho sa abroad. Hindi rin habang buhay na magtatrabaho tayo sa abroad. Diba? Kasi may mga kontrata tayo, ilang years lang tayo dito magtatrabaho, diba? Kaya huwag nating hayaan na matapos ang kontrata natin na resibo lang po ang naiipon natin. Yun mga tropa, yung isa sa mga payo ko, hindi man ako eksperto sa ganyang bagay, pero alam ko sa sarili ko na kahit papano may, diba, nagagawa ko rin siya kahit papano. Ayun, gusto kong share to kasi marami ako nababasa na mga comments, mga posts na wala silang naiipon dahil nga puro padala. Hanggat kaya nating
Hanggat kaya natin mag-ipon o dumiskarte tayo sa malinis na paraan. Kasi maraming paraan, mga katropa, nakikita tayo sa malinis na paraan. Ayun, mga katropa, no? Sana nakarelate kayo. Sana marami nakarelate dito sa buhay OFW vlog ko. Sana kung nakarelate kayo, paki-subscribe yung channel ko, Gerald Dinuya. At paki-click po yung notification bell, then click all. Yun. Sana po, supportan yung channel ko. And ayun, lagi naman sinasabi sa vlog ko, no? Stay humble and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!